magandang araw po sa inyong lahat. What you are watching right now ay ang daan via Bitukang Manok going to Manila. Actually po, nakita niyo po sa kanan ay yung new diversion road. Actually pa Manila din po yun. The problem is, medyo mahaba yung travel time. Pero mas safe kung hindi ka pa masyadong sanay sa mga akyatan o yung medyo maraming liko, pwede kang dumaan doon. Pero I suggest, dito na kayo dumaan sa Bitukang Manok dahil napakabilis po ng daan. Yung travel time. Siguro more or less makasave kayo ng 20 minutes kaysa kadadaan kayo doon sa may new diversion road. O dito na po is safe. Unlike before, na inaalaw yung mga malaking sasakyan at yung bus na dumaan dito. But, actually, medyo matagal na rin na pinagbawal yung mga bus kasi nga yung aksidente napakadalas na makipot yung daan at yung bus, hindi naman lahat. Medyo matutulin magmaneho kahit na ganito yung kasigit ng daan at maraming liko. Ito po, ang takbo po rito ay medyo mabagal lamang. It's probably around 20 to 40. Actually, pagka siguro gabi, medyo mapapabilis ka rin ng takbo dahil medyo maluwang pa yung daan. Pag regarding naman po sa traffic, may mga nagtatraffic naman po dito. Actually, sa malamang, binabayaran ito ng government ng Quezon para po sa mga nagbabantay dito. Kasi marami nagbabantay po dito para maiwasan yung traffic congestion. Dahil nga maraming liko, dapat may nagbabantay para merong mapaprioritize ano yung mauna, ano yung hindi. So, meron po dito ang medyo, siyempre nangulit ka po, siguro yung pang-merenda po nila. Nasa inyo naman po yung kung magbibigay kayo o hindi. So, ito na po tayo. Isimula na po yung maraming liko. Nasa akyatan po. Okay, mula, yung simula po ng dali, paakyat. Then, tapos, liliko ka, maraming liko. Ito po, papansin nyo, dire-diretso lang po tayo. Pero, lumiliko-liko na po yung sasakay natin. Kasi, ito yung bundok na hinukay. I believe na panahon pa ito ni Ferdinand Marcos. Kasi nakita mo dito na parang project pa ni Ferdinand Marcos. The late President Ferdinand Marcos. So ito po, lumiliko na po yung sasakay natin. Ang natakbo dito, dahan-dahan lang po. Pati dumadaan po ako sa New Diversion Road, lalo pa nung hindi pa ako sanay masyado magmaneho, dumadaan din ako talaga doon. Kaya napansin ko, medyo matagal yung biyahe. Ngayon may nakapansabi sa akin na dito na ako dumaan sa Bitukang Manok. Basta dahan-dahan lang, safe naman. Kaya totoo naman po, safe naman. Nakailang balik na po ako dito kasi monthly po ay umuwi po ako ng Bicol. Nandito po ang pinipilo ko ng daan dahil mabilis din po talaga. Maluwas at yung pabalik ng Manila. Ayan po, nakikita nyo, may mga nagpa-flashlight. Ayan po yung mga nagbabatay ng traffic. So, dahan-dahan lang po takbo natin. At gabi yun, nakikita nyo, may nagpa-flashlight na naman. Na nagsasabi na tuloy-tuloy lang po yung takbo natin. So, ayan. Yung pagliko ng kanan, napakasya po ng mga turns dyan. Kaya dapat po talaga ingat. Iba yung ingat sa pagkaman na yun. So tuloy-tuloy lang po tayo. And as you can see, maraming mga nagka-flashlight. Eh yung mga sinasabi po ka na nagbabantay. Yan po, tignan nyo. Napaka-sharp ng curve. Kung hindi ka po talaga mag-iingat dito, hindi ka po mamabagal, talaga pong madidisgrasa po tayo. Iwasan na po natin ang aksidente. Dahan-dahan lang po sa pagkaman na yun natin dito. Yan o, tignan nyo. Dahan-dahan lang po tayo dahil napaka-sharp ng turn. So, ayan. Nag-iilaw-ilaw pero dahan-dahan pa rin tayo. Left and right. Yan, may bata pa nga dyan. Ayan, parang bata nga po yung nakatayo doon. Sabi nga po, kahit naman po gano'ng ka-sharp ng daan, basta po dahan-dahan, safe naman po. Ayan, tignan nyo. Ang hirap ng daan. Gabi pa naman po. Kaya lalo po pagpugad ako. Mahirap po. Kaya ingat po tayo sa pagmamaneho dito. Lalo sa gabi. Yung last time po na dumaan ako dito pa sa video po ito. May mga ginagawa po kalsada. Kaya kung medyo antok-antok po tayo. Huwag po tayong dumaan dito. At kung ito po inantok, tayo po magpahing muna. Matulog. Para naman po hindi tayo madisgrasya. Kaya naman po diretsyong daan. Kung tayo po inaantok. Napakadelikado po. Actually, nangyayari din po sa akin yan. Na sobrang antok. Minsan, mapapapikit ka talaga. Kaya pag ganun po naramdam ko, tinutulog ko na po yung kahit sandali. Iba po yung nakaka-idlip po. Dahil parang nare-regain yung consciousness natin. Mahirap mag-drive na medyo inantok. Lalo na po, yung nakainom. Actually, lalo po nung mahal na araw. Po.
napakarami mga aksidente ng mahal na araw. Hindi naman po dito, pero along the way, papunta ko napakarami aksidente yung nangyari. Subuhin ba ko dito sa ating, sa ating video? Ito po tayo, marami na ba tayong matapos sa ating pagdadrive sa Bitukang Manok. Okay, medyo edited na po ito, kaya medyo mabilis siguro. More or less mga 11 minutes. Makakalusot po ako sa from point to point dito. Ito po yung ulitin ko po, pagaling po ko ng Bicol, Visayas region, dito po ako dumaan. Basta po ingat. Tingnan nyo, medyo mabilis na po yung pababa. Kaya po sa preno, medyo alalay po talaga sa preno. Ito po yata yung sinasabi kong ginagawang daan. Ito na nga po yun. Kaya po ako sabi ko nga po, ako po inaantok. Medyo hindi po ako dumaan muna dito kung kayo talaga inaantok. Dahil kung malingat ka, ay maaari pong mapunta kayo dun sa mga ginagawang daan. Ito, sharp curve na lang po ito. So, dahan-dahan lang po tayo. So, ayan. Makalusok na po tayo sa ginagawang daan. Tuloy-tuloy na po tayo. So, after po dito ay doon na po tayo sa highway ulit. So, again, ingat lang po sa pagdadrive dito para po maiwas po tayo sa aksidente. Ayan na po yung pinaka-barrier, yung armbar. So, ayan na po. Exit na po. Kita po sa kanan. Quezon Province. So, ito na po tayo. Pag tumuloy-tuloy pa po tayo, yung sa bandang kanan po dyan, pag kumanan po kayo, ayan na yung new diversion road. Pero huwag na pa kayong kakanan. Diretso lang po. Then pa tayo po po tayo papunta po ng Manila. So, ayan po. Ayan, sinasabi ko po na papunta ang new diversion road. Huwag na po kayong kumanan dyan. Pag kumanan po dyan, napapalayo po kayo dyan. Diretso lang po. Papunta po ng Manila. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po ulit sa inyong lahat.